So experience mo with Silka. So with the Silka Green Papaya Soap, how was it? How was your journey using the soap? Well, syempre, nandito naman, di ba? Puting walang update, just 7 days, pwede ka na magkaroon ng whiter and brighter skin. So alam mo kasi tayo, di ba? Meron tayong thinking na kailangan kapag nagpapapuli tayo, may sting, may mabde, and minsan, tinitiis natin yun para lang talagang ma-achieve natin yung whiter and brighter skin. So, ngayon na meron na nagawa ang Silka Green Papaya Soap na katenda tayo na hindi tayo kailangang masaktan. Wow! May hugot! Wala pa. O, sige. So, napanood naman yung TVC. Ang ganda. Meron din. Ang ganda, di ba? Ang ganda! Type ko yung forest scene na gano'n, di ba? Tapos meron din daw radio ad. Okay, so ano yung experience ng pag-shoot? Ano yung mga favorite parts mo? Alam nyo, ang flawless na buong process ng pag-shoot, walang hassle. Super aga nga namin natapos. Siguro kasi mararamdaman mo yung happiness and yung saya ng mga tao sa set na feeling beautiful. Ang sarap magtrabaho, di ba? Kapag beauty yung pinoproject mo, yung... And pati yung mga kasama mong young Filipinas, talagang makikita mo na nag-e-enjoy sila dahil talagang gandang-ganda sila sa mga sarili nila. And nakita nila yung katrabaho nila, ang ganda rin. So talagang wala na. Tapos yung usapan. Ay grabe, self-love talaga. Ay, self-love diba? Talaga. Ay, mag-invest. Okay, tsaka balita ko yung mga kasama mo daw dun. Yun daw yung some of them have won dun sa Miss Silka Philippines. Yung search for Miss Silka Philippines. So girl power talaga. Yes, girl power. And nakakatuwa kasi... may iba sa kanila talagang mas una silang natapos and naaalala ko hinintay nila akong matapos mag-ready and nagpa-picture talaga sila. Aww. And nakakatuwa kasi kapag kaya na-empower natin yung mga bawat babae, di ba? And na-appreciate din nila yung beauty ng bawat isa. Ay, nakaka-warm ng heart, di ba? Parang, lahat tayo, let's all say, aww. Sige, eto. Silka has proven itself for the past 18 years. And you yourself have proven yourself as a role model to a lot of Filipino women. So what inspired you to accept the offer of Silka to be their new brand ambassador? Of course, kapag katulad ng sinabi ko kanina, ang sarap mag-endorse kapag ka beauty yung gusto mo i-share sa mga tao, kapag ka napaparamdam mo kung paano natin i-empower ang bawat babae sa atin. And lalo na ngayon napapanahon, 'di ba, kailangan maging woke na talaga yung mga tao kung gaano ba ka-special, gaano ba ka-importante ang mga babae. So ayun, syempre, kapag binigyan ka ng ganung offer, yes, kagad yung isasagot mo. Kapag ka may share mo yung beauty and may inspire din ang mga kababaihan sa akin. Ay, grabe. Congratulations. And thank you for answering all of my questions. But right now, it's their turn to ask their questions. So sino ba dito? Alam ko maraming curious dito. Okay, sige, si Sir na naka-blue jacket. Sige, sir, please state your name and your question. Hello, good afternoon. Ross Del Rosario from What's Up, Filipinas. What's up? What's up? Okay, congratulations, Angelica, for being the new endorser of Silka. So, from AmTV, Banana Sunday, that thing called Tadhana, no doubt na very successful ka na, di ba? So, meron ka bang advice para sa mga women na who wants to be as successful as you? Ano ba ang pinaka-secret mo? Aside from, of course, given na yung ganda mo, yung talent mo, ano ba ang pwede mong i-advise sa kanila? Siguro yung pagiging passionate sa trabaho ginagawa mo, pinaka-importante kasi. And ako, masasabi ko, I'm dahil nandito ako sa trabaho na ine-enjoy kong gawin, na gusto ko talagang gawin. And ang sarap maghanap ng paraan kung paano ka pa mas in love sa nagawa mong trabaho. And kapag ka nabibigyan ka ng blessings after blessing after blessing, mas may inspire kang magtrabaho kahit mapuyat ka, kahit pa hindi mo na halos makilala yung sarili mo sa dami ng ginagawa mo, mawalan ka ng time sa sarili at sa mga tao importante sa'yo. Pero minsan, ang sarap din kasi mag-give back sa trabaho. Kasi kapag nagpumalik naman yung success sa'yo, talagang napaka
hindi mo ma-explain yung sayang na bibigay niya, di ba? So I think mag-invest ka lang dun sa passion nga, and mag-aral ka, i-improve mo yung sarili mo. Siguro pagka kung ano man yung ginagawa mo, kung anong mang platform yan, kung nurse ka man, doktor ka man, o kung ano man yung ginagawa mo, basta dapat mahalin mo, enjoyin mo, and respetuhin mo yung mga tao, sakitin mo yung mga taong katrabaho mo. And I guess malayo-malayo yung mararating mo dun pa lang. Kita-kita naman tayo yung passionate mo. Thank you. Thank you very much. Very, very inspiring. Okay, sino ba dito? Nakita ko ikaw, ma'am. Sige, your turn to ask a question. Hi, sorry, nag-iyak. Hi, ako lang to. Ay, yung mga nag-iyak. Yan, hi Angelica. I'm Tina of Common Travel Duo. Do you think or believe that women should always look their best? Of course, lalo na kapag ka nakaayos tayo, kapag ka maganda yung pakiramdam natin sa panlabas, magpa-follow yun eh, di ba? Hindi ka magiging aburido, hindi ka maiinis sa sarili mo, di ba? Ang sarap i-present na maayos ka palagi. And baka mamaya, hindi ka ready, hindi ka maganda, hindi ka tuloy makakrasya ng crush mo. So dapat ready kang maging pretty para paglabas mo, hindi mo alam may nagandahan sa'yo, ang pretty niya, o. Oh. Siya na pala, di ba? So, dapat lagi kang ready. Dapat so, presentable ka. Ang sarap kasi na kahit nasa bahay ka lang, ayusin mo pa rin yung sarili mo para sanayin mo yung sarili mo na lagi kang presentable para hindi na siya effort, para natural na lang paglabas mo ng bahay. So, follow-up question. So, you being a celebrity, so kahit sa bahay talaga naka-ayos ka? Or... Well, okay. Hindi kasi ako mahilig mag-makeup na tao. Yung skincare kasi dapat ingatan natin kasi yun yung base eh, di ba? Parang yun din ang puhunan natin sa trabaho. So, kailangan na ikang maayos yung mga beauty products na ginagamit mo. Yung talagang trusted, like Silka, from your soap, and hanggang umabot ka na sa pag-moisturize, sa pag-sunblock. So, yung mga importante nilalagay natin sa katawan natin para maramdaman natin, ay, ang ganda ko agad, walang ka-effort-effort, diba yung kailangan make-up para gumanda. Thank you. Thank you. Okay, Sir Nanahag Green Polo. Ito po yung microphone. Hi, hello. I'm John from Good News Manila. You mentioned earlier about women of today. So my question is for you. How would you define a woman of today? Especially Mr. Jansen said earlier, one of the differences he sees right now is Ismael Lipin. Would you agree to that and could you add something? Mas mainipin? siguro masasabi ko ang women today, anong masasabi ko sa kanila? I don't think mainipin sila. I think ano sila, mas alam nila ngayon kung anong kahalagahan nila. And hindi kailangang maghintay sa love, sa lalaki, or kung ano man ang gender mo, di ba? Ano man ang gusto mo, kung babae rin ang gusto mo. So, I don't think, mas confident siguro yung mga babae ngayon to be alone, na kaya nilang tumayo sa mga sarili nilang ba, hindi nila kailangan ng someone or somebody para maramdaman nilang special sila. So, I guess kung meron kang self-love, kung binibigay mo yun sa sarili mo, yung care sa sarili mo, I think pupuproject yun ng bawat babae. Inspiring to women. At dahil dyan, babae naman ang tanongin natin. Ma'am? Hello, Angelica. Emotional.com. Mabuhay. Maraming babae na parang kung gusto ko maging Angelica Panganiban, kailangan mag-tease ganda. What can you say about that? Dati yun. Dati akala ni Angelica kapag ka kailangan mo manda or kailangan ng ganito, magtitiis ka talaga. Hindi lang sa kagandahan, di ba? Pati sa buhay, parang daming hindi mo titiisin para ma-achieve mo to. Or, at tiis ganda ka sa jowa mo, yung lahat na lang gagawin mo para sa jowa mo. So, tinitiis mo yung sarili mo, hindi mo nabibigyan ng attention, hindi mo nabibigyan ng care.
So siguro yun yung dating Angelica, ngayon yung bagong Angelica para maging ako. Wala, pansinin mo lang yung sarili mo, bigay mo lahat ng oras mo sa sarili mo, and magpa-follow naman yun. Makikita ng mga tao kung gaano mo iniingatan yung sarili mo. At parang sila siguro may isip nila na, wow, kung kaya niya iingatan yung sarili niya ng ganyan, kung kaya niya bigyan ng halaga yung sarili niya, paano pa kaya siya sa ibang tao? Kasi magpa-follow na yun eh, mag-care ka na rin sa ibang tao kung alam mo kung anong deserve ng bawat tao. Follow-up question. Para sa iyo ba ang self-care tsaka yung wellness eh parang way na rin yung para ma-enhance mo yung self-confidence? Oo naman. Kasi kapag confident ka na sa lahat, yun naman, yun yung dapat eh. Kapag lumalabas ka ng bahay, may pupuntahan ka, importante talaga baon mo yung self-confidence. Kasi pagka wala ka nun, magiging lost kay hindi mo alam kung ano yung mga isasagot mo. Kapag may na-encounter kang ganito, hindi mo alam kung nasa tamang posisyon ka. As long as confident ka, alam mo nasa tama ka, ang magiging maganda yung araw mo, magiging maganda yung buhay mo. Thank you! Grabe, ang dami nating napupulot. Talagang nakaka-inspire. Truly, as a woman, di ba? Parang the women here, don't you feel so inspired? Yes. Sila parang, hinanamdam nila yung sinasabi mo. Okay, we have time for one last question, maybe over at the back. Huwag na po kayong mahiya. Take advantage of this opportunity. Parang si Sir, ayun, naka medyo turquoise na polo. Ayun, patanong natin. Yes. So anything you wanna ask, boss, sir? Hello po, good afternoon. Hindi ko alam po ang tanong kay... Hindi ko alam po ang tanong kay Angelica, pero ano, ganda ka ba? Ganda ka. Ganda! Kumusta na love life mo ngayon? Well, wala. Ngayon ay... Hindi naman sa pinagdadamot ko yung sarili ko. I think ready na ako. Wow! Wow! Nagsilin ka ba yun? Oo, parang nagsabay lang sila. Siguro okay na ako. Kasi for a time, nagkaroon ako ng... Natakot ako na parang, paano pag nasira yung ano, yung in-invest ko sa sarili ko? So parang hindi na ako takot ngayon kasi alam ko na na hindi pala siya pwedeng masira basta-basta. Kapag confident ka na nga sa kung ano yung na-build mo para protektahan yung heart mo, yung sarili mo. And I think ngayon parang okay na siya. Masyado na akong maraming na-invest na pagmamahal sa sarili ko. Nag-uumapaw na siya, pwede na siyang i-share sa iba. Ayan, na-excite na ako, kinikilig na ako, ganyan. So, yun, feeling ko ready na ako. Pag dumating siya, hindi ko na siya sisipain palayo. Dati kasi tumatakbo ako, ayoko pa! Yan, ngayon parang medyo kakabahan ako, pero ready na akong kiligin ulit. That's nice. Thank you. Thank you, that's thank nice. Thank you very much for all your questions.